Magandang umaga sa inyo mga kachapopoy. Ito pa rin ang inyong lecturer na si Noli Z. Incad. At ang topic natin ngayon ay forensic ballistics. Unang tanong dyan, the science of the motion of the projectile and the condition that affects their motion. Tinatanong daw dito, ito yung pag-aaral ng paggalaw ng mga bala at mga kondisyon or mga factor na nakaka-epekto sa paggalaw nito. A. Ballistics, B. Interior ballistics, C. Exterior ballistics, or D. Terminal ballistics. Ang terminal ballistics, ito naman ang pag-aaral na kung saan ang bala ay tumama na sa target. Sumunod, ang exterior ballistics naman, ito naman ang pag-aaral habang ang bala ay bumabiyahe papunta sa target. Tatandaan ha, hindi pa nakakarating dapat sa target at pagkatapos umalis sa tinatawag nating firearms. Ang interior ballistics naman ay pag-aaral naman ng isang bala habang ito ay nasa loob ng firearms. Ang sagot natin dyan ay ballistics. Next, he patented the first practical revolver. Sino daw ang naka-imbento ng kauna-unang revolver? Si Bertold Schwartz, siya naman ang tinatawag natin ng father of gunpowder. Si Colonel Hiram S. Berdan, ito naman ay uri ng primer na kung saan dalawa ang butas. Yung ginawa naman ni Colonel Edward M. Boxer, siya naman ang gumawa ng Boxer na kung saan po ay uri siya ng primer na isa lang ang butas. Yung primer cap, isa lang ang butas. Si Samuel Colt naman, yan ang sagot natin sa practical na naka-invento ng revolver. Next, a complete and paired unit consisting of a bullet gunpowder, cartridge case, and primer or loaded shell for use in any firearms. So alam naman natin, pag projectile, ito yung anumang tumatalsik, diba? Pag bullet, ito naman yung tamang termino na ginagamit sa mga bala ng pistol at tsaka revolver. Ang police term naman ng bullet ay slugs. Ang shot naman ay para sa firearms. So ano sagot natin dito? Ammunition. It refers to the imaginary straight distance between the muzzle of the gun and the target. Say natin, ang accurate range, ang gunner ay kontrolado niya kung saan niya gusto mong pumunta ang bala. Ang effective range, ito naman yung distansya na kung saan daw ang bala ay nagkikreate ng lethal injury. Ang maximum range, ito ang distansya na pinakamalayong kayang abutin ng bala. Ang sagot po natin dyan ay range. Next, it refers to the deflection of the bullet from its normal path after striking hard object. Pag sinabi natin direct motion, ito yung paabanting galaw ng bala. Pag rotatory, ito yung bala ay umiikot dahil meron siyang rippling. Or ang firearms ay may rippling na kung saan nagiging dahilan bakit umiikot ang bala. Pag ricochet, ito naman yung tinatawag natin na pagbanda ng bala. Yan, translational. Lagyan ng N lang ha, translational. Ito yung pag-abante ng bala at kalaunan ay biglang bumanda dahil tumama sa matigas na bagay. Tinatanong lang ay ang pagbanda ng bala. Sagot natin yan ay ricochet. Next, it refers to the helical grooves of the barrel. Pag bore ang pinag-uusapan, ito yung pinakabutas ng barrel. Pag lance, ito naman ang nakaangat na bahagi ng nasa loob ng barrel. Pag grooves, ito naman yung bahagi ng nakalubog sa loob ng barrel. Ang sagot po natin dyan, that is a rippling. Tatandaan natin, ang rippling ay merong dalawang nakalagay. Nandyan ang land at saka groove. Ang sagot po natin dyan ay rippling. 7. A firearm with a rotating cylinder. Ano daw yung isang uri ng firearm na may rotating cylinder? Ang rifle ba? Ang rifle ay hindi. Uri yan ng shoulder arm. Ang carbine, hindi rin yan. Ayan namin commonly used na ginagamit sa horseback cavalry. Ang shotgun, hindi din po. Ang sagot dyan ay revolver. Next, a type of primer
where the priming mixture is located on the cavity rim of the cartridge shell. Tignan natin, ang priming mixture daw ay nakikita sa paligid ng cartridge shell. Ang center fire ay nakikita naman ang priming mixture sa gitna. Ang pin fire ay meron siyang self-exploding na kung saan may parang nakalawit na kapag pinukpok mo yon o tinamaan yon ay maaaring pumotok o sumilab ang priming mixtures. Ang shot ay para naman sa shotgun. Ang sagot dyan ay rim fire kasi tinatanong ang priming mixture ay nasa paligid ng rim ng cartridge shell. Next, an unregistered firearm, an obliterated or altered firearm, firearm which has been lost or stolen illegally, manufactured firearms, registered firearms in the possession of an individual other than the licensee, and those with revoked licenses in accordance with the rules and regulation. Ang paltik, itong tawag naman sa Pilipinas, yung mga slang term, no? Mga hindi rehistrado, mga sariling gawa-gawa, homemade. Yan, paltik ang ano naman natin yun, salitang balbal. Pag zip gun, ito naman ang katumbas ng paltik sa ibang bansa. Pag glue gun, tools po yan. Ang sagot natin dyan ay loose firearm. Ang loose firearm ay tumutukoy sa hindi rehistrado, mga binago na uri ng firearms, mga nawala o ninakaw. Yan, ayan ang titawag na loose firearms. Ano ang ibig sabihin ng LTAP? LTAP means, anong sagot natin dyan? License to own and possess firearms. So, ayan po ang ibig sabihin na tinatawag nating LTAP. Sa mga bago lang dito sa ating grupo, sa ating Facebook page, i-like and follow ang ating Facebook page, ang Acle Mentoring by Chaps. Sa mga gusto pa ng maraming video na gusto panoorin at gusto pumasa sa board exam, nandyan ang ating YouTube channel, ang Acle Mentoring by Chaps. Sa mga interesadong gusto bumili ng libro, nandyan ang Mastering Criminology Terms, 700 pesos lang po yan. At kung gusto niyo bumili dyan, pwede kayong mag-message mismo sa Facebook page or mag-text po sa number na 0926-056-8167. So hanggang sa muli nating pagkikita at sa susunod na mga video, God bless you po.